So once again, magandang umaga po ulit sa ating lahat, mga pagguro. So ngayong araw naman pong ito ay ating pong i-share ay kung paano tayo mag-check ng output ng ating mga bata sa ating Google Classroom. Okay? Okay, so ngayon po naman ay narito tayo sa ating Google account wherein ang ating pong bubuksan ay yung ating Google Apps na Google Classroom. Okay, and then on our Google Classroom, select lang po natin yung section or yung klase na ating checkan ng output. And then, dito po sa stream natin, kung mapansin nyo po, meron tayong upcoming dito sa stream, sa left side naman po. Then, i-click lang po natin yung view all. Okay? And then, sa view all naman po, meron tayong dalawang menu rito. To review, ito po yung mga activities or yung mga pinasang output ng mga bata. And then, yung reviewed. Ibig sabihin, ito po yung mga nabigyan na po natin ng grades na pinasa ng mga bata na activities. So, balik po tayo dun sa to review. Okay? So, ang ating pong checkan, for example, ay yung week 2 learning task 1. So, click lang po natin yung turned in. Okay? Ibig sabihin po yung sa turned in, ito na po yung mga nagpasa. Okay? And then, mag-check po tayo ng isang output ng isang bata. Ito pong ginawa ni Sir Jomel, yung ating estudyante. Okay. So, kung napapansin nyo po, ang size lang po kasi ng ating Google Slide ay long. So, long one paper po siya. So, 8.5 by 13. So, paano po natin siya palalakihin? So, gawin po natin siyang 100%. So, makikita nyo po yung kanyang naging sagot na sa ating activity. Okay, so mapansin nyo, unang-unang mapapansin, incomplete yung kanyang sagot. Pwede po tayo maglagay na ng private comment. So, pwede sabihin na, you don't have the answers on numbers 4 to 5. Okay. So, try it later. Okay? So, pwede nga ganyan. Nalagay tayo ng comment. So, na po. And then, pwede natin i-post na po yun, yung comment natin. And then, so, paano tayo maglalagay ng checkmark? So, mag-insert text box po tayo. Okay? Insert text box. Okay? And then, from that text box, so, kunin po natin yung menu. Okay, so insert. Then, special character. So, in special character, pwede yung halimbawa ay happy search na po natin. Check. Check. So, yan. So, ito po yung ating pwedeng pagpilian ng check. Yung heavy check. Okay. Then, meron na ba siya? Yan. And then, pwede natin siyang palakihin. Yan, palakihin po natin yung heavy check ngayon. So, for example, di ba 14 lang to, pwede natin gawin yung halimbawa 30. So, yun. And then, gawin natin, for example, po siya ay green. Oh, para sign of quiz, ano? So, yan. So, yun na po yung ating pwedeng maging check mark. Then, so, for example, so, pwede Ctrl-C and then Ctrl-B. Halimbawa, check din to. So, lagay po natin dito. Wait. Lagay natin ito. Yan. So, check na rin po siya. Ano? Ganun lang ka simple ang pag-check. Okay? And then, pwede na after you check ng lahat, na-check nyo na pong lahat, okay? So, pwede naman po kayo maglagay ng image ng estampad, ika nga. So,
kuha tayo ng ating estampad. Ang ating pong estampad ay matutupon sa desktop. Okay. Then, yung check. So, drop and drag lang po. Drag and drop. Okay. So, yan. Ibig sabihin, na-check na ni Sir Jomel yung output ng kanyang bata. Okay. And then, so, for example, ang naging score lang po niya, ibig sabihin, tama, naging tama ito lahat. So, control B. Okay. Control B. Okay. Then, control B. Control B. Okay. So, yan. Ibig sabihin, yung mga sagot ng itong batang ito, lahat dito sa anong ito, ay tama na po. And then, so pwede nating masabi na ang kanyang score ay 6 out of 10. Okay? And then, meron na po tayong comment nga, wala siyang sagot dito sa 4 and 5. Ba? So, saka po natin i-return. Okay? So, return. Okay, so ganun lang po kasimple yung kung paano tayo mag-check ng output ng ating estudyante. Okay, so sana po nakatulong itong ating video para po sa ating online classes ngayong new normal. Okay, so hanggang sa muli.